It's our second day in Baguio. Panibagong umaga na naman para sa panibagong artwork. Ang Chalk Art Secession Road sa Baguio City. Siyempre, bago yan, pumunta muna kami ng SM para kumain at iwan yung ibang gamit para naman mabawasan ang bitbit ng cameraman ko. Pero sarado pa ang SM. So, naghanap muna kami ng pesto para tumambay habang nagaantay ng oras. Ate, ano pong oras mag-open yung groceries? 9:30. At meron pa kaming isang oras para maghintay. Paint ka mamaya. Hindi ko alam, wala yung easel stand ko. Sad ka? Naiiwan yung easel stand ko. Hindi ko chalk alam. Art nga eh. Bili tayong chalk. Wala kaming pera. Ay, dapat may uling tayo. Uling? Bago namin problemahin yung about sa uling, eh kumain na muna kami. Siyempre, hindi dyan. Doon tayo sa Andy para sulit. So, dito tayo sa Wing Yard. Sa Baguio, dito sa bandang Hotel The Liv. So, magchuchok art kami mamaya. Siyaw ka lang. Ayaw. Kaya kailangan natin kumain ng marami. Dahil Sunday is closed yung session. Parang day ng mga artists. Kasi maraming mga musicians na pwedeng magtayo dito ng mga bands nila. Open siya for all. Tsaka pwede kong mag-chalk art or kahit anong sa art. Nagpakabusog kami para na rin di kami gutumin mamaya. Lalo na sa aking napaka-pogi at napakasipag na cameraman. O, diba? Habang naghahanap kami ng magandang pwesto para sa chalk art, ay, dapat may uling tayo. Uling? Oo. Kaya naman, naglakas loob kaming humingi ng 3 pirasong uling. Walang iba kundi sa Mang Inasal. At isang supot ang binigay. May uling na tayo. Nakahingi tayo ng uling sa Mang Inasal. Thank you, Mang Inasal. Bumili na rin kami ng iba pa naming magagamit. Gaya ng meter stick at chalk. Ano yan? Actually, pangalawang beses ko na ito gagawin dito sa Baguio. And yung first na ginawa kong chalk art ay last 3 years ago pa. So, finally, it's good to be back. Dahil kompleto na nga ang aking mga gagamitin, eh sinimulan ko na rin ang mag-chalk art. Nakakakaba siya sa una. Kaya naman, inalalayan ako ng aking supportive boyfriend para mawala yung kaba ko. At nung okay na, eh, nagtuloy-tuloy na ako. Ilang saglit lang, natapos ko na rin yung deadlines. So, sinimulan ko na ang pag-i-sketch. After ng sketch, sinimulan ko na rin itong kulayan. At para mas mabilis, is nagpatulong na rin ako kay Wesley na kulayan yung background gamit ang uling since black lang naman yung background ko. Actually, kaya ko din knowing si Skastakli kasi favorite ko siya since nag-uumpisa pa lang siyang mag-rap. Kasi magaganda rin yung mga musics niya, like lahat alam ko. Kasi nga, fan na fan niya ako. So, finally, ngayon ko lang siya na-drawing. Yay! Na-drawing ko din si Skastakli! Sa una, marami nagtatanong kung sino yung ginuguhit ko since hindi naman kilala lahat si Skastakli. Pero karamihan ng may kilala sa kanya is yung mga batang maliliit. 6 years old, 8 years old. So sabi nung Eva, uy, si Flo G. Uy, yung asawa ni Zainab, XB. Mami, mami, si Skastakli, oh, sabi nila. Maya-maya lamang ay bigla akong kinabahan dahil parang uulan. Ha? Parang uulan.
Pero pinagpatuloy ko pa rin yung ginagawa ko at hindi ko pinapansin yung mga ambon. Kasi sa yun yung ginagawa ko, no? Lang naman na hindi ko ituloy. Dahil medyo bored na nga ang jowa ko kaka-video, ayun, naisipan niyang magulit at ginuwisan niya yung napakaganda kong mukha. Eme. Asan pa? Ito? Palangyan ko! And to be honest, is mas nakakakaba itong second time ko kaysa sa first time chalk art ko. Kasi since nung first time kami, like, kompleto kaming family, meron si papa ko, then meron yung mga pinsan ko at yung mga asawa at anak nila na mga bata. So may kasama akong nagdo-drawing, may kasama akong tumutulong sa art ko. And meron ding may mga bata ring nakikisabay sa akin dati. So alam ko na hindi lang sila nakafocus sa akin. Samantalang dito sa second is dalawa lang kami ni Wesley. So alam ko na nakafocus sila pag kunwari nasa likod nila ako. Alam kong nakatingin sila sa akin. Sa akin lahat yung attention. So mas intense, mas mahirap, mas nakakakaba. Parang ang hirap magkamali. Habang nag-e-enjoy ako, hindi ko na namamalayan na marami na palang tao sa likod ko na nanonood. Mahirap gumawa ng isang obra sa lugar na maraming tao, tirik ang araw, nakababad, maraming dumadaan, maraming taong tumitingin, nanonood, kinikilatis kung paano ka gumawa. Pero sa lahat ng yun, sa lahat ng struggles na naranasan, ay masaya ako. Masaya ako kasi isang experience at isang pangarap na naman ang natupad ko at napatunayan kong kaya ko. Kaya naman para sa mga taong may gusto pong gawin sa buhay ay gawin nyo lang. Kailangan mo lang kasi yung sarili mo. Kailangan mo lang maniwala. Maniwala na kaya mo. Hindi masyadong nasulit pero at least natapos ko, so yun ang mahalaga. So thank you po sa lahat ng mga nagpo-picture sa mga support. Hindi ako naintindihan. Sa lahat ng mga support sa channel, lalo na Skaslakli, thank you for inspiring me. Alright! Love you all! Bye-bye! Bye-bye!